Hello guys, good morning. As of today, February 19. 19 yun, tama. 19. Medyo alarming sa akin yung nakikita ko sa group ng Pisonet. Alarming sa akin yung using Shadow Defender at saka DeepFreeze by Faronics. Ano nga ba ang downside at saka good side ng bawat isa? So, ngayon, gusto ko sa inyo i-discuss yung base sa experience ko sa parehong software. Actually, ilang taon ko lang gamit sila pareho. No? Oh, so, nakita ko na lahat ng mga ganda sa kanila. Oh. Unahin natin si Shadow Defender. Si Shadow Defender, okay siya kasi kahit hindi ka na mag-restart, mag-update ka lang, saglit lang, tapos pag nilak mo, doon ka lang mag-restart. Unlike ni DeepFreeze, every time na magpa-patch ka, ilalagay mo siya sa unfrozen state, kailangan mo pa i-restart. Napaka-busisi ni DeepFreeze. Okay? Kay Shadow Defender, pwede kang mag-exclude ng drive or ng folder or ng file, ng tama ng location. Yan. Pwede kang mag-exclude ng location na hindi siya kasama sa frozen state. So, every time na pwede ka maglaro, mag-save ng games mo, mag-save ng file, nandun pa rin siya kahit i-restart mo. Unlike ni DeepFreeze, yung mga old mode, old version ni DeepFreeze, wala. Wala kang way, kundi i-restart, yan, freeze, tapos restart again, freeze, bago ka makapag-save. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung mga, yung difference nila, no? Pero, sa stability ba? Yun kasi ang pinaka-importante sa atin eh, yung stability as a Pisonet. Ngayon, i-discuss ko sa inyo is pang Pisonet lang to, hindi pang personal use, hindi pwedeng pang kung ano, etc., etc. Pang Pisonet lang po to, traditional setup ang sinasabi ko. Ha? Si Shadow Defender, hindi siya advisable sa Pisonet na trad kung rekta ka na on-off. Katulad ko, kasi ako ang mga unit ko is naka-AVR lang ako, doon na rin yung switch ko sa AVR. Hindi ko pinapa-shutdown sa player ko yung unit ko. Basta sabi ko sa kanila, pagtapos nyo maglaro, pagtapos nyo mag-Facebook, mag-internet, etc., etc. In short, pagtapos mo gumamit, patayin mo lang yan, since naka-deep freeze yan, walang marirecord, walang masisave. Kahit yung account mo, hindi masisave. Lahat yan, burado. So, deep freeze ang gamit ko kasi mas stable siya. Unlike kay Shadow Defender, ang problema kay Shadow Defender, may mga ganung sequence na tulad ng Dota. Kasi yung ibang player ng Dota or ng LoL, pagtapos nila maglaro, hindi nila kinocomplete log out. Halimbawa, pipindutin lang yung log out tapos sabay off na kagad ng AVR. So, ang pinaka-problem sa kanilang pareho, si DeepFreeze at si Shadow Defender, once na nag-read pa, nag-write pa, o gumagana pa, nagbabasa pa si hard disk, at pinatay mo, mas matibay si DeepFreeze. Sira si Shadow Defender. Mas matibay si DeepFreeze. Sumuko yan. Guys, sumuko na sumuko. So, depende. Kung ikaw ang may-ari ng Pisonet mo, at pinapa-shutdown mo sa player mo, which is critical. Mamaya ako papaliwanag kung bakit critical niya. Yung executor. Sagot tayo dyan. Sa umaga. Branch na kasi ito. Yun. So, ibig sabihin, kung bakit critical, sige, paliwanag ko na nga. Kung bakit critical, kapag pinapa-shutdown mo sa player mo, tawag nito, pagtapos niya maglaro, shutdown niya ng ayos, ha? Merong mga player, hindi mo maaawat yan. So, nakalagay dyan eh, di ba? Shutting down windows. Please wait. Sila, hindi nila hinihintay yun. So, shutting down, pinapatay na agad yan. So, automatically, patay si OS mo. Try nyo, para maniwala kayo sa akin. While shutting down, kahit naka-deep freeze, kahit naka-shadow defender ka pa, basta, shutting down, please wait. O kaya naman, mayroong mga player na pagbukas pa lang ng unit mo,
tapos nakita yung inihintay nilang pwesto na bakante, tatakbo kagad din doon. So, ang gagawin, while opening windows, booting ka pa lang ha, booting ka pa lang, siguro, nasa tab ka pa lang, checking RAM, tapos entering windows. After entering windows, pinatay mo na kagad ang unit mo, eh nga, sira si OS. Kahit naka Shadow Defender, kahit naka DeepFreeze ka pa, may possibility, hindi ko nilalat, may possibility na masira si OS. Masira si Shadow Defender, mas masira si DF. Pero mas matibay si DF pagdating sa ganunan. So, ang sa akin kasi, hindi ko pinapa-shutdown sa player ko. Sabi ko sa kanila lagi, rekta tayo sa EVR. May EVR ako, wala tayong problema. Kasi sa power surge, walang problema, may EVR na ako. So, wala akong problema, walang masisira sa akin. Actually, hindi recommended. Pero, based on my experience, mas recommended siya para sa mga pradma katulad ko. Mas okay yung EVR rekta. Ayoko ng mga shutdown timer kasi basically kapag naka-shutdown timer ka, ikaw si Bantay, hindi mo naman nakikita masyado lagi na kasi minsan yung Bantay natin naglalaro din eh. So, di siya nagmamadali yan kasi nga nasa gaming siya, tatakbo kagad yan doon sa unit mo. Tapos pagtakbo sa unit na nakita niya na nakakatapos na naglalaro, shutting down nga, tapos biglang papatayin. So, hindi advisable si auto-shutdown ng si Win-Off, sila auto-shutdown ni ganito, ni ganyan, ni auto-shutdown ni ganyan. Hindi advisable sa akin, sa Pisonet ko. Meron naman mga bantay na para makatipid sila sa kuryente, naglalagay ng auto-shutdown. Hindi nila pinapa-shutdown yun, pinapa-turn off sa player. Sabihin niya, mayari, huwag niyong i-turn off, huwag niyong i-ano, kasi automatic mag-shutdown yan. Which is good sana, kung ganun. Kaya lang, consume mo pa rin yan ng kuryente. Matagal yan. Unlike na, pag tapos ka, maglaro, patayin mo, dito nakatipid ka na, di ba? Tipid na agad yun. O para nahihintay mo pa, shutting down windows. Tapos, windows will shut down within 5 seconds or 10 seconds, 1 minute or 30 minutes. Kahit ano pang gawin mo, naghintay ka pa rin eh. Unlike sa DF, sa DeepFreeze, pagkatapos maglaro ni player, patay mo. Wala kang problema. Basta wag na wag yung isa-shutdown. Rekta nyo sa EBA, shut off. Ganun lang. Oh. Ito, walang by the book, walang nakasaad dyan na ganito, na safe to, mas ganyan. Yun eh, sinasabi ko, based on my experience, eh, since 1996 pa, dito na ako sa computer, huwag ko, ilang taon na yun, pakibilang nyo na lang. Kaya guys, si Shadow Defender, si DeepFreeze, DeepFreeze ako. Oh, maganda si DeepFreeze, basta nasa tama. Actually, maganda rin naman si Shadow Defender eh. Kaya lang problema mo kay Shadow Defender, guys, dapat maingat ka. Usually sa shutting down. Yung mga power failure, nakaw, ingatan nyo si Shadow Defender. Unlike ni DeepFreeze, once na nakapag-boot up na si Windows, mamatay magsindi ang oriente. Basta naka-boot up si Windows, naka-load na si Free State, wala ka nang po problemahin, guys. Hindi na masisira si ganito, si ganyan. Fully okay na talaga si OS mo. Kasi nga, naka-load na yung frozen state. Unlike kay DF, kay Shadow Defender, iba yung engine na gamit ni Shadow Defender eh. Oo. Kasi may ina-exclude siya sa OS mo. Hindi lahat covered niya. Unlike kay DeepFreeze, meron siya talagang clone. Parang ina-clone. Actually, si DeepFreeze, parang si ano yan eh. Sa DOS mode, parang si... Ano ba yun? Nagka-create ng CD na ano, virtual drive yun. Si virtual drive. Parang si ganun yan sa DeepFreeze eh. So, si virtual drive mo, meron preloaded na software doon. Yun yung ginagamit namin pang repair before sa DOS. Layo na yung mga corrupted na file, mga na-virusan. Tapos, pinapa-recover sa amin ng company. Hindi mo pwedeng i-format. Kailangan mo ma-recover yung mga file. Ginagamit namin yung sila virtual disk na meron talaga siyang name na software na pang-repair dyan. Nakakalimutan ko yung kasi matagal na hindi na siya gamit ngayon. Ang gamit na ngayon kasi yung ano ba yun? Nakalimutan ko na naman. In-upload ko yun dito sa mga pastanong ko.
Kahalo-halo na, pasensya, siguro aging na ako, no? Kaya nakakalimutan ko na yung mga software, tsaka mga updated na software, no? Tsaka napakadami din kasing mga nagtatanong sa akin, halos call center na nga ako eh, pero lahat lang yan na ginagawa ko for free. O hindi ako naniningil, bakit kami? Kasi yung mga tanong nyo, simple lang naman, o hindi naman mabigat. Huwag lang talaga sa distress, kasi hindi sa ayoko kayong tulungan sa distress. Kasi unang-una sa distress, kasi kumita na yung pinagkabitan nyo eh. Ngayon yung sakit ng ulo, ipapashoulder nyo sa amin, sa mga bagong, hindi naman kumita sa pag-setup sa inyo, eh pero parang unfair sa amin yun. Kasi hindi unfair sa amin eh. Hindi madadala si nag-distress sa inyo, si tech nyo, na nag-distress sa inyo. Kasi sasabihin sa'yo, dami naman tutorial dyan eh. Ang dami naman tutulong sa'yo, sa kanila ka na lang magtanong, mas magaling pa sa amin. Oo. Sa kanila ka na lang. Eh pero siya kumita na, di ba? Unfair yun. So, para matuto siya, obligasyon niya yun eh. Nagpa-distress kayo, binayaran mo siya ng ayos, nagkasundo kayo ng ayos, tapos tatakasan niya kayo pag may problema. Hindi tama yun bilang technician ka. So, bilang specialist ka, na sinasabi mo specialist ka, tapos special child ka pala pagdating sa ganyang usapin, o pa-special, hindi special child na may problem sa ano ah, special child kasi pa-special. So, yun ang ibig ko sabihin. Kaya hindi nyo ako mahihingin ng tulong pagdating sa distress. Pero isa lang masabi ko, pinaka the best na distress para sa akin ni sisibot, walang iba. Yun talaga. Sisibot the best time. Ngayon, pagdating sa timer, lahat ng timer may kahinaan. Ibang topic na to, no? Sa iba na yan, no? Kasi DeepFreeze at saka Shadow Defender lang tayo. So, ang pinaka sa akin, sa side ko bilang shop owner ng trad at saka ng mga naka-server type, kasi ako kalahati, trad kalahati, server type. Eh. So, sa akin, ang ginagamit ko is DeepFreeze. Bakit ka mo? Kasi yung drive ko, hati sa gitna yan. Isa naka-DeepFreeze, isa unfreeze. Doon ako nag-save sa unfreeze, of course, naka-partition kasi sa dalawa. Yung partition ko lang is yung OS at saka yung games na talagang usually na ginagamit. Like, nako, problema si Roblox, di ba? Alam natin na problema si Roblox. Pero malakas si Roblox, kitaan. Kaya lang, problema si Roblox. Kaya dapat matibay ang OS mo dyan. Kung Shadow Defender ka lang, eh good luck na lang sa'yo. Kailangan, mahigpit ka kapag Shadow Defender ka. Eh ako, tamad ako magbantay ng computer shop ko. Halos mas madalas eh, nasa rides ako, nasa galaan ako. Itim ko na nga, oh. Negro na. Kaya ako, gusto ko yung konting kulit lang. Yung, Kuya Alan, ganito, may problema si Unit 1. Kuya Alan, ganito, may konting problema lang na pwede ko naman itawag, mariresolvahan ko na. Unlike kapag kasi Shadow Defender, Kuya Alan, BSOD na. Kuya Alan, ayaw na mag-boot. Kuya Alan, ganito, ganyan. Eh, tatakbuhin mo talaga yan, di ba? So, kapag DeepFreeze ka, kapag na pumasok si DeepFreeze sa frozen state, wala ka ng kaba. Wala ka ng kaba. Ang problema lang kay DeepFreeze is yung shutting down at saka booting time. Kapag dyan mo pinutol ang kuryente sa booting at saka shutting down, eh nga si DeepFreeze. Nga din, lalo na si Shadow Defender. Kaya yun lang ang masasabi ko sa kaibahan nilang dalawa, guys. No? Ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko kung paano yung pag-on-off ko sa traditional ko, kung paano ko minimaintain yung trad ko pagdating sa DF at saka sa Shadow Defender. Oh, guys, wala na akong in-install na Shadow DF matagal na. So, ayoko nang install eh. Pero updated ako. May Shadow Defender pa rin ako. May DF pa rin ako. Pero hindi. Mas gusto ko talaga yung CDF. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya. Ito, abangan nyo sa video. Okay. Salamat! Okay, guys. Ito yung Pisonet natin. Ang oras na ba? 11:15 na. So, wala na akong bata. Patak ng 10. Wala na akong bata sa shop. Puro mga isip bata yan. Ayan. Yan yung server type. Tapos, ito yung mga Pisonet natin. So, ito yung Pisonet ko. Siyempre, 4 minutes tayo. Ayan. So, hulugan natin ang piso. No? So, ayan guys. Ito yung 4 minutes yan. Ito rin. Hulugan pa rin natin. 4 minutes din yan. Ayan, guys.
Windows 7 pa yung iba. Pareho pala itong Windows 7. Katamad mag-format. Okay. Windows 7? Ito ba Windows 10? Windows 10 ba? Mga Windows 7? Windows 10 po. Ito lang Windows 10? Bakit mga Windows 7 pa pala ito? Ano pambiling iPads yun eh? Buti pinili mo. Ah, bakit ito yung Windows 10 ko? Tapos, yung ito yung Windows 10 ko. 4 minutes din yan guys. Para okay, guys. Papakita ko lang sa inyo. So ako, ABR type ako. Ayan guys, ABR. Traditional ABR type. So, kami, ang ano namin dito is bawal mong i-shut down ang computer. Rekta tayo. Rekta. Ayan, rekta tayo lahat. Ayan, kung babasahin niyo yung rules ko. Ayan. Ang lahat ng units ay naka-deprease. Ibig sabihin, kahit naiwan yung nakalagi ng iyong mga online account, kung papatayin niyo po ang ABR, ang unit, hindi po marirecord ang inyong details. Ngunit dapat ugaliin ilagaw ito yun, etc, etc, etc. So, ano tayo, ha? Bawal na bawal kung pinadediretso ng shutdown pa. Bakit ka mo? Tulad na ito, ha? Ito. Pag ito, sinutdown ko. So, shutting down. Windows is shutting down. Yung mga bata, hindi pa tapos siya, reading pa lang yan. Ipapatay na to. So, pag pinatay to, ganito mangyayari. Windows has recovered from unexpected shutdown. So, meron na tayong example, no? Kasi dito ko sa kanya ginawa. Baka bukas, format ko na rin to lahat. No? So, ito pala yung Windows 10 ko. Si Spectre. Okay? So, ito nga ibig sabihin. Pag sinutdown mo yan, nang hiwala sa iOS, so, ganito mangyayari, Windows. Pero, kaya kami dito, wag na wag nyo rin papatayin yan kapag booting. Sigurado, yari ka. Ito ang pinakamabagal kong PC kasi ito yung mga E-series pa eh. So, mga E4, last na yan. Last na tong E4. Lahat yan, puro i3 na. No, yabang, i3 ba? Pero ano lang ata ito, 4th gen o ayan, i3, 4th gen puro i3 na yan. So ayan o Windows 10 kapag pinapatay namin yan since naka frozen state ka, pag frozen state ka guys, wala kang po problemahin kahit patayin mo yan bigla, okay lang. So, buksan mo ulit. Kung gusto mo maglaro pa. Pero kung alam mo na maglaro, edi patay mo na. Tulad dito, pag booting time, wag mong papatayin yan. Sira, ganyan din kalalabasan na ito. Sira din yan. Sira din yung boot up mo. So, pinaka the best way, pag tapos nila maglaro, edi patayin mo lang ganyan. Pag tapos na maglaro, patayin lang ganyan. Tapos na. Unlike sa Shadow Defender, iiyak ka sa Shadow Defender. Kasi, pag nag-shadow defender ka, guys, unexpected shutdown, patay lagi yan. So, kung gusto mo mag-shadow defender, ang pinaka-suggestion ko is mag-proper shutdown kayo. Huwag nyo iaasa sa tomer nyo ang shutdown. Ito, ready na to, no? Yung dalawa. Ayun na yan. Okay, ayan na yan. Yung mga papasok natin dyan. Diyan, yan, magpapasok natin dyan. Binubuo pa natin. Yan. Sa barangay kasi namin, pinaka-maximum lang daw yung sa 10 units. Kapag lumampas ka ng 10 units, dapat kukuha ka na lang ng mayor's permit. So, masunuri naman tayo, lahat ng gusto ng barangay, lahat ng dapat, syempre, sinusunod natin yan. So, kailangan natin sundin yan. Yun naman ang pinaka-importante. Sumunod tayo sa batas eh.
So ito yung Pisonet Pro guys, yan. Number 4 ka rin, Jerry, sa ano, Edric? Since 2007. Nag-start na ang Pisonet Pro. Yun lang guys.